Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon. Na kung saan, ito nga po ay ang bahay ng isang kapwa nating house vlogger na si Mr. Randy Riovoca Hierro. So guys, ako po yung humihiling sa iyo na suportahan po natin itong channel ng ating kaibigan na to. Na tunay nga namang ito yung binabanggit ko na dati lamang akong nanonood sa kanyang mga house vlog. That time na ako yung nagpaplano pa lang na pagpapagawa ng bahay na kagaya niya rin na nangangalap ng konfirmasyon. At ako yung na-inspired sa kanya. At ayan na nakapagpagawa rin ako ng bahay at tulong ng kanyang mga vlog. At ito nga na isa na rin akong house vlogger na inyong lingkod na naghahatid sa inyo ng mga impormasyon kagaya niya. So ako po humihiling na tulungan po natin itong si Sir Randy na maabot na rin po niya ang 100,000 subscriber na kagaya po ng aking naabot na gawa ng inyong tulong at suporta sa akin. At para makamit na rin po niya, ang ating pinapangarap na mga vlogger ang unang award sa atin na Silver Play Button na kagaya po ng aking nakamit na gawa ng inyong suporta at pagmamahal sa aking channel. So guys, ito po't ating siya sa atin at pag-usapan natin ang pagpapagawa ng bahay na ito ni Sir Randy na nagkakahalaga ng 528,000 pesos. At yan nga po ay labor and materials na. Kung nakita po natin itong bahay ay tunay ngang napakaganda at sulit na sulit ito. And also guys, ito na nga at binigay sa atin ang full details na mga nagastos dito bawat parte ng bahay na kung saan ito nga po ay step by step din pinagawa ni Sir Randy na siyang ibinigay ang detalye sa atin upang maihatid sa inyo at mailathala upang magkaroon din kayo ng basihan or idea. Lalong-lalo na yung ganitong sukat na bahay at ito nga ay ganitong style or forma. And also guys, ito po ay meron ding full video house tour na kung saan makikita po natin ito ng actual video na kung gaano nga ba kaganda ang pagka-finishing at pagkagawa ng bahay na ito. And of course, makikita rin natin kung gaano nga ba kaaliwalas o kaluwang itong 68 square meters na mayroong dalawang kwarto. So hey guys, ito po muli ang inyong lingkod, Rep Egay Mix TV. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon din tayo ng idea. Para if ever na tayo ay magpapagawa na or sasabak na sa ating pagpapagawa ng bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hinding-hindi tayo maiisahan. So guys, ito na nga at pag-usapan na agad natin ang binigay na detalye ni Sir Randy para dito sa kanyang bahay upang malaman nyo rin at magkaroon kayo ng idea. So unahin po natin sa lote na kung saan ito nga po ay 450 square meters ng sukat at ito ay sa lugar nila ay nabili lamang niya ito sa halagang 60,000 pesos sa Emlang, North Cotabato, Mindanao, Philippines. And about naman po dito sa kanilang steel trusses and color roof. So sa color po ay gumamit sila dito ng tile span type and then ito nga po ay Milazzo Red and with gutter na po yan. At ayon po kay Sir Randy, ito po ay gumastos siya dito ng worth of 73,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. And then sa steel trusses naman po ay bukod din ang kanyang pagpapagawa na kung saan ito po ay ginamitan ng angle bar at C-par lens at ibang channel bar. At ayon nga po kay Sir, ay ito po ay gumastos siya ng halagang 67,000 pesos at yan din po ay labor and materials na. So, sa lahat po, sa bubong ng bahay na ito ay gumastos siya ng 140,000 pesos at yan nga po ay with gutter and labor and materials na. And also guys, dito naman sa house structure ng bahay. At ayon nga po kay Sir, sa structural cost po ng kanyang bahay ay ito nga lahat-lahat ay gumastos siya ng worth of 170,000 pesos. Yan din po ay labor and materials na. So napakaganda na nga po ng style ng pagpagawa nito ni Sir na tunay ngang step by step at kagaya po ng ating sinasabi na kapag tayo may sinimulan ay may tatapusin. At habang nakikita natin itong nabubuo ay mas lalo tayong sisipagin sa ating pagtatrabaho. Bukod sa ating inspirasyon na pamilya ay ito ang ating bahay na binubuo na ating matagal ng pinapangarap. At kagaya nga nito ni Sir Randy na ang dating pinapangarap lamang niyang bahay noon at dahil yan ay sa kanyang pagsusumikap, pagtsatsaga at pag-ipon. At ito nga at unti-unti nang naisa sa katuparan ngayon. So guys, ayon po sa binigay na details ni Sir Randy, ng sukat po ng bahay na ito ay 24 feet by 28 feet. At ito nga po ay total of 732 square feet. At ito naman ay kinonvert natin by the meters. At lumalabas po ito na 7.2 meters by 8.4 meters. At ito po ay nagtotal ng 68 square meters. And then kasama na rin nga po dito yung 12 by 5 feet na sukat ng terrace. At ito po ay mayroon dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room,
toilet and bath, at terrace. And also guys, ang bahay nito ay matatagpuan Samlang, North Cotabato, Mindanao, Philippines. So guys, ayun pa po kay Sir Randy about po dito sa kanilang pagpapahukay ng kanilang septic tank or Pozo Negro. Siya nga po ay gumastos dito ng halagang 5,000 pesos at yung pinaghukayan ay pinahakot niya rin at pinatambak dito karagdagan sa loob ng bahay. And about naman po dito sa pagpapaasintada or paggawa ng septic tank ay gumastos po siya dito ng 14,000 pesos. So total cost po ng ginastos niya dito sa pagpapagawa ng septic tank ay umabot po ng 19,000 pesos. So about naman po guys dito sa kanilang pagpapadibisyon ng bahay. Na ayon kay sir, ito po ay pinaasintadahan niya division ng bahay at lahat dito ay labor and materials ay gumastos siya ng 21,000 pesos. And talking about guys sa flooring naman at ayon kay sir, sa flooring naman, worth of labor and materials ay gumastos siya dito ng 19,081 pesos. And then guys sa plumbing works naman ay gumastos siya dito ng worth 3,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. And then dagdag pa ni sir about dito sa kanilang finishing ng bahay na kung saan ito nga po ay pinapalitadahan niya loob at labas at yan ay smooth or makinis na palitada na nakikita nga natin ay okay na at ito po ay gumastos siya dito ng 71,086 pesos. And guys about po sa mga hamba ng mga pintuan na yun po kay sir ay lahat po ito ay gumastos siya ng 6,800 pesos. Yan po ay with labor na or pagpapakabit. And also guys sa mga electrical naman na kung saan ito po ay 3,415 pesos ang ginastos niya po dito, labor and materials na. So guys, ito na nga po yung full video house tour na sinasabi ko na kung saan makikita natin ng actual ang kagandahan ng finishing or palitada nito. And also guys, yung luwang ng bahay na ito na kung saan ito po ay 68 square meters na merong dalawang kwarto. At habang ito'y pinapanood nyo at binabanggit ko na rin din po ang karagdagang mga materials na ginamit or nagastos dito ni Sir Randy na detalya ng kanyang bahay upang maihatid din sa inyo at makuhanan nyo rin ng basihan or idea. So eto nga at patuloy tayo na ayon pa po kay sir, sa sliding windows niya sa buong bahay nito lahat-lahat ay gumastos siya dito ng halagang 43,000 pesos na yan kung saan ito nakikita nyo na nakabit na at yan nga ay may hamba or with jam na po yung window niya. So magandang klase po yan, kagaya rin po yan ng aking pinagawa sa aking bahay na mas maporma po talagang tingnan pagka meron siyang jam or window jam kesa yung nakarekta dun sa semento yung railing nung pinaka window or sliding windows. And guys sa electrical naman po ayon kay sir, sa electricity line na installation ay gumastos siya dito ng 5,599 pesos. And about naman po sa building permit, sa ayon po kay sir dito sa building permit ay gumastos po siya ng 15,000 pesos. So 15,000 po ang nagastos niya dito sa building permit. Sa mga palagi pong nagtatanong about sa building permit, yan po ay depende po sa ating lugar, sa ating bayan. Meron pong hindi na kailangan, pero mostly talagang kailangan po yan. I mean, pwede pong hindi na po kumuha yung iba para lang makakuha ng kanilang electricity or line. So sa akin po, sa aming bayan, sa San Ildefonso, Bulacan, ay hindi na po ako kumuha ng building permit. Bagkos ito nga po ay pinalakad ko na lang sa naglalakad ng Meralco, kaya po ako ay nakapagpagawa ng aking line ng kuryente. So guys, ito po siya sa atin natin mabuti yung loob ng bahay na ito at makita nga natin kung gaano nga baka luwang itong 68 square meters na meron nga po itong dalawang kwarto. And also guys, yung floor plan po ng bahay na ito ay makikita nyo po ito at magpa-pop up. Ayan, i-screenshot nyo lamang para mas makita nyo ng malinaw yung sukat nito at pwede nyo po itong gayahin at napakaganda nga po at maaliwalas ito. So panoorin po natin guys.
So guys, sa mga magtatanong po nung contractor o yung gumawa mismo nung bahay nito na Sir Randy, na kung saan ito nga po ang nagastos niya ay 528,481 pesos. Yan po ay labor and materials na. Ay maaaring mag-comment lamang po kayo dito or tingnan nyo po sa pinned comment at ilalagay ko po yung messenger name niya doon. At yan na ikausapin nyo sa akin. Also guys, mag-comment nga po kayo dito at kayo re-replyan ni Sir Randy na kung saan ito nga po ay malalaman nyo ang sa kanyang kasagutan. At ang kanyang lupa naman na 450 square meters ay 60,000 pesos lamang niyang itong binili. Kaya lahat po ito ay house and lot, total cost po ay 588,481 pesos. So once again, congratulations po sa iyo, Sir Randy, na tunay nga namang napakasarap sa feeling na napagawa mo na ang iyong dating pinapangarap lamang na bahay noon. At yan nga ay dahil sa iyong pagsusumikap at pagtsatsaga at pag-ipon. At eto na nga at unti-unti mo nang naisa sa katuparan ngayon. So guys, si Sir Randy po ay isang single at yan ay 29 years old at siya ay OFW sa Qatar. More than 8 years na po at siya ay nagtatrabaho bilang isang salesman sa isang optical shop at siya rin po ay gumagawa ng mga salamin. And also guys, ayan nga ang bunga ng kanyang pagsusumikap. At kagaya nga po natin lahat ng mga OFW, na pag-alis po natin ng ating bansang Pilipinas ay baon-baon natin ang pangarap sa ating pamilya. Bukod sa kanilang pag-aaral at mabigyan ito ng magandang kinabukasan, at ito nga yung ating pinapangarap na bahay. At yan nga ay na-achieve or nagawa na nito ni Sir Randy Hierro. So guys, kayang-kaya rin po natin itong ma-achieve, magtiwala lamang po tayo sa ating sarili. At yun nga yung tanging dasal sa ating poong may kapal at hindi natin ito mamamalayan na unti-unti na pala nating nabubuo na ang dating pinapangarap lamang nating bahay noon. At nang dahil sa ating pagsusumikap at pagtsatsaga at pag-ipon at unti-unti ay hindi natin namamalayan ay naisa sa katuparan na pala natin ngayon. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay, para magkaroon ka rin ng idea para if ever na ikaw ay sasabak na sa iyong pagpapagawa ng bahay, kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hindi tayo maiisahan. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.